Welcome back mga kayubi sa ating Usapang Baboy, and ngayon po muli nyo ako samahan sa biyahe natin papuntang Bicol upang bisitahin muli yung ating breeder farm doon. Tayo mga kayubi sa napakagandang farm, and sa ngayon po meron na silang nadagdag na dalawang building. Wow! Unahin natin mga kayubi itong kanilang gestation house, and ito na po ang itsura niya. So dito po nakalagay yung ating mga buntis na inhin, and naka-install na rin po yung kanilang mga semi-automatic feeders. So ito po sila. Ayan, so sa tulong po ng mga feeder na ito, sabay-sabay po silang kumakain, and na-adjust din po natin yung amount ng pagkain nila. Ano po? Sa ngayon mga kayubi, meron na silang 99 na inhen. Actually, 100 po dapat yan. Kasama na rin po yung nasa farrowing house. Hindi na po tayo papasok sa loob dahil baka magingay. Next po, dito naman tayo sa kanilang farrowing house. So, makikita po natin, nandito po ang kanilang mga barako. And nandito rin po yung kanilang lab or yung AI lab. Ano po? So, ito po yung barako nila. Ayan, laki ng itlog. So, ito pong barako na ito ay from PAC din. And ito po yung kanilang terminal bore. Ayan, so nagagamit na po yan. And then, ito naman pong isa ay yung kanilang GP. Ano po? So dito po kumukuha sila ng gagawing inahinin. Ayan, so mukhang medyo mas maliit po ito kumpara doon sa kanilang terminal board. And then ito na po yung kanilang mga bake. Actually very excited po tayo na makabisita ulit dito sa farm dahil gusto ko po makita yung kanilang mga bake, and ito na nga po sila. Wow. So ayan, gaganda po ng mga size nila. Pero mapapansin po natin na dito pa rin sila sa kanilang farrowing dahil hindi pa nga po tapos yung kanilang nursery building. So sa ngayon po, nag-anakan na yung first batch ng mga gilts na dumating sa kanila, and ito na po yung mga huli doon sa mga batch na yun. Ayan, so ito po yung kanilang mga biik. And mapapansin po natin talaga na medyo napakarami po ng mga biik na ipinapanganak ng ating mga inhin. Although hindi naman po lahat, kasi meron din pong iba na medyo kaunti lang yung mga ipinanganak. Pero karamihan po talaga ay more than 10 po yung ipinanganak. Considering po na mga gilts or mga first parity pa lang ang mga ito. Good job! Ayan. Lampas po tayo dito. And then eto po. So, ang mga big po nito ay 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ayan. So, 14 heads po ito. Then, dito naman po tayo. So, ito raw pong inahin ito kasi ay nagkaroon ng mas tight yes. So, binawasan po ito. Kaya, natitira po dito ay 7 heads. So, meron pong 7 biik ang inhin ito. And then, ito, ang gaganda po ng mga biik nito. Bilog na bilog. So, napansin lang po natin dito sa mga farrowing pens dito ay parang medyo masikip na yung mga biik pag ganito na yung kanilang edad and ganito na yung kanilang size. Ano po? Ayan. And then, ito po yung pakain nila. Early Win Immuno Booster. Sa kanilang mga suckling piglets. So ito naman po mga walay na hindi pa po nila nililipat dun sa kanilang nursery pens. Ayan, so dito po muna sila habang hindi pa available yung kanilang nursery building. Okay. So ito din. So siguro po itong sa kanilang farrowing crates, yung dalawang panabi po nila ay instead po na 60 cm, baka po nasa 45 lang. Kaya parang napapansin natin parang medyo nagsisikip yung ating mga biik. Ano po? So isa pa po, since marami nga po yung mga biik dito sa farm, kinocompensate naman po ito ng pagpapakain sa kanila ng booster feeds. Ano po? Pero sa tingin ko po sa sobrang dami ng mga biik, baka kailanganin pa rin nila ng additional na source ng nutrients na pwede naman po natin na maibigay through dun sa mga milk replacers naman. Ayan, so ang gaganda rin po dito ng biik. And ang mga biik naman po dito ay 13.
And then ito na po yung last na inhin sa linya na ito at napakalalaki po talaga ng mga biik dahil 6 lang po sila. Ayan, so siguro binawasan din po ito. Okay, so ito naman po yung listahan nila kung kailan po ibibigay yung mga medication sa ating mga biik. Ilipat po tayo sa kabila. So dito naman po sa kabila, mga winlings na ito. And mukhang gusto niyang uminom. So ayan. Dito po kasi sa farrowing crates nila, hindi po na-install pa yung drinker ng ating mga biik. So medyo nahihirapan silang uminom. And hindi pa nga po talaga tapos yung kanilang nursery pen, kaya nandito po muna sila. So ayan, uhaw na uhaw. Pero yung tubig po nito ay nilalagyan na ano po. So meron sila dito lalagyan ng tubig para doon sila uminom. And malapit-lapit na rin naman po matapos yung kanilang nursery pen. So maililipat na natin sila doon. Okay, so ang dami po nila dito. Ito, mukhang uhaw din. Ayan. So syempre kung ang ating po mga biik ay kinukulang sa kanilang tubig, yung pong kanilang growth ay limitado din. Oh no! And ang farm nga po na ito ay naglalabas na rin. Nagsisimula na rin po silang maglabas ng mga biik nila. And mamaya po ipopost natin kung sino po yung pwede natin makontakt para kung interesado po tayo sa mga biik. Okay. Pero mukhang marami pa pong mga biik dito na kailangan pang i-condition. Ayan, so siguro po ito mga bagong walay din ito. And meron pa po ditong inahin na may mga biik or hindi pa naiwawalay. And ito pa. So ito na po yung last na lactating sow dito. Ayan, so marami rin biik. And then dito po, andito naman yung mga winlings din nila na hindi pa nililipat. Ayan, so medyo magaganda na po ito. So kung pagsasama-samahin po natin lahat ng mga suckling piglets or yung mga sumususong mga biik, lahat po sila ay nasa 142 heads. Ano po? And dito po ay galing sa 13 sows. And kung i-divide po natin ito, so magkakaroon po sila ng 10.9 average litter size na napakaganda po nito, lalong-lalo na sa mga unang anakan pa lang na inihin. Then next po, ito yung kanilang nursery building. So dito po ililipat yung mga bagong walay na mga biik. Ayan po itsura niya. So hindi pa po siya tapos, pero sa itsura pa lang, napakaganda po na itsura niya. And meron po dito na 22 na pens at ang sukat po ay 3x3.6. O, ayan. Meron na rin po ditong inilagay ng mga biik. So sila po yung unang nailipat. Okay, silipin po natin yung kanilang feeder. Ayan, so ito naman po yung itsura ng kanilang automatic feeder para sa kanilang mga nursery piglets. Ayan, so dyan po nilalagay yung feeds and nakalagay po ito sa gitna ng dalawang kulungan. Okay, so meron din po yung mga head guard para hindi matambayan ang ating mga piglets. And mukhang na-trial na din po dahil may mga tirang-tirang feeds na. So ayan po ang kanilang nursery building. Ano po? So dito lang po sa mga pens, ang concern lang po natin dito ay medyo yung elevation ng kanilang kulungan. Ano po? Ang concern po natin dito ay yung paglilinis. So hopefully maging maayos naman kasi hindi po masyadong mataas yung mga pens. Pero maganda. Nice. Yan. And then, lahat po ng building dito ay monitor type ang kanilang roofing. Good job! Then, last po natin ipapakita itong kanilang grower finisher pens or building. And ito po ay magkakaroon ng extension. So, sa ngayon po, punta muna tayo doon sa gawa na. So, dito po, mukhang kailangan na rin ulit ayusin yung kanilang connecting pathways. And ayan po si Sir Dave na itinort po tayo sa kanilang farm. Thank you! And eto na po yung kanilang kulungan. Nice! So may mga nakakulong na rin po dito. Huh? And mukhang masarap naman po ang tulog nila at komportable sila dito sa kanilang building. So ayan po. And ito po ay
ito po ang kanilang exit. Ayan. So, dun po naman ilalagay yung kanilang holding pen. Kagaya po ng nasabi natin kanina, ito na po at naglalabas na rin sila ng mga beak dito. And wow, ito po yung mga beak na gagawing inhin. Ano po? So, galing na po ito sa farm and meron na pong bumili dito. Yun pong bentahan ay hindi po nangyayari sa loob. So, inilalabas po talaga itong mga beak na ito para hindi po or walang access yung mga bibili papasok dun sa loob ng ating farm mismo. Okay? And para naman po sa ating mga kayubin na taga-Albay, kung kayo po interesado na kumuha ng biik galing dito sa farm, pwede nyo pong i-contact or i-message ang page na ito, Pigrolac Albay, and hanapin po natin si Sir Orly Montales. Although, ang priority po na pinagbibigyan ng mga biik ay yung mga Pigrolac users na. Okay! So, ayan po mga kayubi, ang video natin ngayon, and hopefully po na-appreciate nyo yung breeder farm natin dito sa Albay, ano po. And bago po tayo syempre magtapos, shoutout muli sa ating mga kayubi. And binabati po natin ng happy birthday si Sir Chodoro Tablada. So advance or belated happy birthday Sir Chodoro. And pagbati rin po kina Sir Aldrin Sariaco from Toyota San Pablo, na kung saan doon po tayo lagi nagpapa-maintenance ng sasakyan. Kina Sir Dran Towers TV, Sir Nelson Barcelona, Agribels Vlog from Cebu, Sir Kenzo Baksapra, Sir John Paul and Ma'am Glessel Raimundo, and Sir John Averion from Tagkawayan, Quezon. Ayan. So sa lahat po ng ating mga kayubi, maraming maraming salamat po muli sa panonood and lagi po tayo mag-iingat. Baboy! Isa pang baboy na may katuwaan, pampasaya ng Pigro.